cups ito. Okay. Tubig. Mamaya at least matanggal yung ano. Nangitim siya dahil nga okay, po. Okay, maganda ang panahon. Inano ko siya sa ano. Masarap. Hello guys, ito ang pagkain natin for today. Nagbo-boil na yung ating munggo. Gagawa po tayo ng munggo. Ito po yung gulay para sa munggo. Marami po yan, pero mamaya kukunti na lang. Okay, yan po. Tapos, igigisa natin siya sa coriander. Coriander with bawang. Tapos, lagyan din po natin ng yan, isang ganyan. Para maging colorful at masarap ang ating munggo. So, yan. Nahugasan po na po. Fresh na fresh po. Na ang ating munggo. Kumukulo na. Yan na yung plate ni Bonso. Ayan, nasa loob yung rice. Ganyan ang gusto niya. Very colorful po ang ating munggo. Dahil meron po siyang gabi. Tapos, merong carrots. Pinggan ni Bonso dahil kumakalabit na. A few inches later. Hello guys, so andito tayo para itanim ang ating patola. Yan, okay, tumubo ka ah, tubo ka, tapos mamunga ka ng marami, okay. Okay, maganda ang panahon. Masarap yung hangin. Hangin na medyo malamig-lamig pero masarap guys. So ayan guys, galing tayo sa taas. Nag-gardening tayo. Gardening. Tinanim natin yung patola. Yon. Tapos, nandito na tayo sa kusina. Pero hindi ko ibinidyo ang ginawa ko dito. Alam nyo ang ginawa ko guys. Yun nga. Ang pagkain natin today ay munggo, di ho ba? Tapos, ang ginawa ko ay inano ko sa fire yung ano, yung paa ng baboy para bukas. Ang amoy ng bahay dahil nga dito bibihira kang makahanap ng paa ng baboy, tapos mabuhok pa guys. So yun, inano ko sa ano, konting apoy para matanggal yung ano. Imagine, dalawang paa ng baboy lang inabot ako ng isang oras guys. Oo, inabot ako ng isang oras. Ang sisti guys, kung minsan yan na, may time na nagluluto ako ng pagkain po, gusto nitong mga bata, nilulusog ako. Ayun, so siguradong ano, dahil paborito din nila, anong gagawin ba natin? Either sinabawan or adobo ang gagawin ko. May mga gulay pa tayo dyan ng konti. Oo, yun na lang. Lagyan ko ng gulay, tapos ano, sampalukan natin. Ay nako, ang sarap. Hindi gaano malamig today guys. Oo, maganda yung panahon today. Ayan, mainit-init nga nung pumandik ako sa taas. Ayun, amoy ano, bago dumating yung ating mga kasamahan dito, dapat mag-change yung weather dito. Mag-change yung amoy ng bahay dahil as in talagang pumasok sa loob guys yung amoy ng ano, ng buhok ng ano, baboy, mamoy. So ayun guys, tapos ipapakita ko ba yun, tapos na guys. Tapos na, may pagkain na tayo bukas. Tapos na, tapos binuboil ko ng konti yan para hindi gaanong mataba. I-boil ko yan ng ano, tatlong beses, tanggalin ko yung tubig, tapos ano, saka ko i-pressure cooker. Ayun. Mm-hmm. Meron tayong cauliflower na yung dahon ng cauliflower na hindi natin tinapon. Yun. Ilalagay ko yun. Tapos may mga spinach pa ako. Pagrambo-rambolin ko guys. So, ayun. So, na ang pagkain natin para bukas. Ah, okay po. We'll see.
kung anong mangyayari mamaya. Okay? Mamaya ulit guys, yaw-yawan. Ano po? I-video ko sana yung itsura ko dun sa taas. Nag-garden po tayo, na itanim na natin yung patola, and at the same time, nagbuhos tayo ng tubig sa taas na. Sa summer, maganda doon. Maganda yung program na gagawin ko. Yung plano na gagawin ko sa balkonahe. Last summer po, kung napanood yung mga dating subscribers ko, meron po kaming mumunting swimming pool. Every year nilalagay ko, mga 3 taon na ganyan palagi every summer. Naglalagay ako ng mini pool. Eh ngayon, I don't think na ilalagay ko pa dahil si Bunso malaki na. Hindi gaya noon, before 2-3 years na medyo bata-bata pa siya. Kaya nilagay namin yun para sa kanya. Dahil very sensitive siya pag summer guys. Oo, si Bunso. Palaging nagdudugo yung ilong niya. Nabanggit ko din noon sa isa kong vlog. Pero we'll see kung anong gagawin ko sa taas itong summer. Nag-prepare na ako. Maglalagay ko ng garden doon. Oo. Tapos number 1 yung patula. Meron na rin akong ampalaya. Tapos siling pahaba. Tapos ano pa? Talong. Ay, lagyan ko yan. Meron din akong maliit na balkonahe doon sa kabila. Kaya lang doon yung tambakan namin ng mga abubot. So, ayun. Ang mangyayari sa summer. Oo. Isang buwan pa, mag-change na ang weather. Malamig-lamig pa, pero okay na rin. Oo. So, ang maganda lang kasi dito guys, malamig pero hindi nag-iisno dito sa amin. Hindi nag-iisno. Bali, we are in between city, sa Bayrot, at saka in between mountain. Kaya nasa gitna po kami. Kung sa bundok, talagang nag-iisno at malamig doon. So, pag summer naman po, hindi gaanong mainit. Hindi gaanong mainit. Pero pag sa Bayrot, doon talaga ang talagang mainit. Dahil mababa ang place ng Bayrot kumpara po sa amin. Yan nga, we are in between the city, Bayrot, and the mountain. Kita ang bundok dito, and then at the same time, kita rin yung Bayrot. So maganda po ang weather. And then, ano ba yung iniisip ko na naman na i-yayaw-yaw sa inyo? Oo, ito pa nga pala guys. Nakapasok ako sa isang dito tayo. Sa isang live nung isang araw. Tapos, yung pangalan ko kasi, Felice Life in Lebanon. So, understood na I'm living here in Lebanon. So, ayun. Tapos, sabi nung host doon, kumusta na dyan sa Lebanon? Huwag kayong masyadong maglalabas, baka matamaan kayo ng bomba, sabing ganun. Actually po dito, okay, ma-share ko lang kung anong sitwasyon dito sa Lebanon guys. Dito naman po sa Lebanon, matagal na rin na po na talagang gera dito sa Lebanon. Pero hindi naman yung as in gerang bombahan or wala po yun. Noong 2019 yata yun, oo. Alam ng lahat na may nangyaring talagang malakas o maraming namatay na bombahan. Pero from that time on, wala na pong bombahang hihigit pa doon. Naging kalmado ang mga tao after 2019. Oo. May mga kunting nagaganap na kaguluhan, pero hindi kasing laki nung nangyaring bombahan noong 2019 ba yun? Oo, if I'm not mistaken. 2019 or 2020. Oo, na maraming namatay. Siguro aware kayo doon. So yun nga, ang sitwasyon dito sa Lebanon guys, from before talagang gera-gera na, may kaguluhan in every location, in every city, ganoon ang nangyayari. And at the same time, nahahaluan din ng konting problema sa pamumuno, yung mga namumuno dito. Siguro hindi na nila alam ang magpatakbo. Anyway, pag may news, hindi ako nakakaintindi. Kumakalabit lang ako kay hubby pag nanonood siya ng news, tapos sinasabi niya sa akin. Pero pag sinabi niya sa akin, hindi naman yung buong detalye ang naririnig ko. Maganda na rin yun, yung hindi mo malaman ang buong pangyayari, di ho ba? Buong istorya. Anyway, so yun nga po. Ang sitwasyon dito sa Lebanon, guys, kasi po, karamihan pag nakakita po kayo ng news na nagbombahan, ang pagkaintindi ng lahat ay talagang gera dito sa Lebanon. Hindi naman po ganun ang nangyayari guys. Dahil pag naglabas sila ng balita at ikaw mismo na pag nakita mo, oh may bombahan, may gera sa Lebanon. Pero hindi naman po lahat ng
places dito sa Lebanon ay may gera. Hindi po. Gaya po halimbawa ng ano, let's say, sa Pilipinas, may mga foreigner, may mga ibang lahi na kung minsan nakikita nila yung places na kung saan yung mga tao ay nakatira sa squatter, di ko ba? So, yung taong nakapanood na wala siyang idea kung ano talaga ang kayamanan o karangyaan sa Pilipinas pag nakakita ng ganoong squatter area na yung bahay ay lumulutang sa tubig, yung mga bata ay madungis, o yung mga bata walang tsinelas, pag nakita nila yun sa TV, ang pagkakaintindi na nila is Philippines is very poor country. So, nagets nyo ang ibig kong sabihin, guys. So, kung nakakita kayo ng isang bumbahan dito sa Lebanon, it doesn't mean na, oh, magulo na, magulo ang Lebanon. Hindi naman po ganun ang gulong nangyayari dito sa Lebanon. Maayos-ayos na po, okay naman po kami. At sa mga viewers ko dyan na may mga pamilya dito, huwag po kayong mag-alala, we are safe, we are okay. At naandyan palagi si Panginoon, ang ating Panginoon, na siyang gumagabay at nakaprotekta sa amin. So, dasal-dasal lang po, sabi nga nila, kung mamamatay ka, kahit nasaan ka, kahit nasa safety kang place, kung kukunin ka na ni Lord, walang pwedeng mag-stop ng decision ni God, di ho ba? So, ayun, dasal-dasal lang, hinahaluan na lang ng kunting dasal, ayun po. Pero, okay naman po kami dito, okay naman po kami, ayun po. So, sige, mamaya ulit, napahaba na tayo ng yaw-yawan, di ho ba? So, yun po ang dalawang paa ng mamoy. Oo. So, palitan po ulit ng dalawang beses ito, tubig, at least matanggal yung ano. Nangitim siya dahil nga po, inano ko siya sa ano, sa apoy.